Hey guys, and welcome back again sa Happy Tummy Channel. So bago yan, at mag-congratulate muna tayo sa lahat ng aking subscriber dahil 9,000 subscribers na tayo. Maraming salamat po sa inyo. So ngayon guys, kakaibang recipe na naman negosyo ideas ang ating ibabahagi para sa ating 9,000 subscribers. Yes guys, akalain mo yung gagawa tayo ng KIKIAM? Gamit lang ang ating pinakapaborito, sardinas. Napakamura lang nito guys at napakadali lang gawin at napakadali lang ingredients. Kaya tara na! At para sa ating unang procedure nga sa isang malinis na bowl, ay ilagay muna natin ang ating sardinas. Any brand ng sardinas, pwedeng-pwede. Pwede yung maanghang, pwede yung ano, basta wag lang yung fried sardines. And then pagkatapos, pinuhin lang natin gamit ang ating tinidor. Okay guys, lahat natin gagamitin pati yung sabaw ng sardinas. Bakit? Para naman medyo may malasa natin. Para hindi tayo magdagdang ng kahit ano pang seasoning. And then pagkatapos maglalagay tayo ng isang buong itlog. One whole egg lang ating gagamitin and then i-crack ulit lang natin ito and then mix well. Then guys, mix lang natin, paikot-ikutin lang natin tula ng pagpapaikot ng jowa mo sa'yo. So yun guys, maglagay tayo ng oyster sauce. Optional lang to, pwede mo din ilagay na lang yung soy sauce kung wala kayong oyster sauce. And then maglagay din tayo ng 1 tablespoon ng sugar, any kind of sugar. And then, a pinch of pepper. Paminta. And then, di tayo maglalagay ng sibuyas at bawang. Ang ilalagay natin na syempre ang ating seasoning na ginisa mix. Isang buong ginisa mix para naman makatipid tayo. Ang mahal ngayon ng bawang at sibuyas, di ba? Ang ginisa mix ay 5 pesos lang. And then, mix well lang natin. Paikot-ikutin lang natin. Tulad nga ng pagpapaikot-ikot ng boyfriend mo sa iyo. Boom! At pagkatapos nga, maglalagay tayo ng 1 teaspoon lang pala ng baking powder para naman umalsa, di ba? And then, ilagay natin ang ating all-purpose flour. 1 cup ng all-purpose flour muna. And then, pwede tayong gumamit ng kahit anong flour, wag lang yung cornstarch. So yan guys, mix ulit lang natin hanggang makakuha tayo ng right consistency na parang dough. And then gradually natin i-add ang ating flour para makakuha tayo ng right consistency na parang dough dahil medyo watery pa ang ating butter. So mix lang natin at magdagdag ulit tayo ng another cup ng flour. So bali ang nagamit nating flour ay 2 cups. And then pagkatapos ay mamasahin lang natin ito para makakuha tayo ng right consistency at para din naman mag-blend lahat ng ating ingredients. So, hindi natin siya tatagalan ng pagmamasa dahil hindi naman tayo gagawa ng pizza, hindi ba? So, yung tama lang, tamang pagmamasa lang. And then, set aside lang natin, i-rest lang natin ng 5 minutes and then ready na tayong mag-prito. Sa ating ang lalagyan, ay maglagay muna tayo ng konting flour para hindi dumikit yung ating butter. Ayan, gagamit tayo ng 1 teaspoon na measuring spoon and then tanyanin lang natin and then roll it out lang natin para makaform tayo na parang kikiam, hindi ba? Tulad yan. So repeat the process lang sa lahat ng ating butter. So ito na nga ang nagawa ko. Set aside lang natin and let's do the frying, hindi ba? So para nga sa pag-fry, gagamit ulit tayo ng ating mahiwagang butane. And then pagkatapos ilagay na natin ang ating mahiwagang frying pan and then ilagay na natin ang ating 15 pesos na oil. Painitin lang natin bago natin iprito ang ating kikiam, hindi ba? Tulad yan. So
Ilagay lang natin lahat ng ating kikiaman, then iluto lang natin ito ng 1 to 3 minutes lang. So constantly, flip lang natin ang ating kikiam para hindi siya masunog. So yan guys, may tendency nalulubo ang ating kikiam dahil nga naglagay tayo ng baking powder. Ayan guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, huwag ka nang magtubiling mag-like and subscribe and hit that notification bell para pilit ka sa ating mga daily uploads. At kung gusto mo yung mga negosyo ideas at mga kaibang recipe ay nandito ka nga sa aking channel. Check out all my latest videos, uploads, and nandun lahat ang hinahanap mo sa aking mga videos. So yan guys, constantly flip lang natin ang other side ng ating kikiam and then lutuin lang natin ito ng 1 to 2 minutes na lang. Dahil para hindi siya maging masunog. So kailangan lang natin ma-achieve ang golden brown at crispiness niya. Pagkatapos niyan, set aside lang natin, let it cool, and let's do the plating. Tara na. Bago yan, magluluto muna tayo ng ating sauce. At para naman sa ating sauce, napakadali lang magluto natin guys. Magdagdag lang tayo ng 1 cup ng water, pakuluan, and then ilagay na natin ang ating pork cubes. Pwede rin kayong beef cubes ang gamitin nyo. So, ganyan lang gamitin. Tunawin lang natin and then isama ulit natin ang ating 1 half cup ng sugar. Brown sugar ang ating gagamitin dahil mas matamis yun. And then, pag na-melt na, ay ilagay na natin ang 1 half cup ng soy sauce. And then, maglagay tayo ng paminta. So, tansyay lang natin kung ilang paminta ang ilalagay natin. Pagkatapos yan ay maglalagay na tayo ng slurry. So pinaghalong all-purpose flour, cornstarch at tubig para ma-achieve natin ng tulad ng kanyang kalapot. Hindi ba? Napakadali lang guys. Set aside lang natin and let's do the plating. Ito na nga guys, so pwede mo itong ibenta ng 2 to 3 pesos bawat isa. Depende sa marketing, depende sa laki, at depende na rin sa gastos nyo. So yan guys, maraming salamat sa panonood. Huwag mong kalimutan mag-like and subscribe and hit that notification bell para daily ka sa ating mga daily uploads. So yan guys, thank you sa lahat ng 9,000 subscribers ko dyan. Maraming salamat po. See you again in my next video. God bless and bye-bye.